ganito ka niliit po. Mayroon yung malaki niyan. So, marami kasi dito sa paligid. Yan po pinapatay namin. So ito, ipakita ko po kung ano ang dapat gawin nito. Ito yung sumisira dito sa aking mga tanim. Yan, mga snail. Tingnan ninyo, ang daming nasira. Yan, isa. Ito, dalawa. Ubus talaga dito. Yan, tatlo. Apat. Lima. Ito po. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampo. Yan pa, may isa pa doon. 11. Ito pa, naumpisahan. Yan sila po ang sumisira dito. Okay. Ito mga tanim kong ito dito sa aking kratke. Ilang beses ko na po ito na pinapapalitan. Marami kasi dito snail. Ito pa, mayroon pa nakatago dito. Yan, isa. Ito rin sila nagtatago. Yan, huli ko sila. So, mga marami na rin pong nahuli ko dito. Yung ganito ka niliit po. Mayroon yung malaki niyan. Marami kasi dito sa paligid. Yan po, pinapatay namin. So, ito, ipakita ko po kung ano ang dapat gawin nito. So, ito na po yung nahuli dito sa paligid. Pinulot ni Mrs. kanina at dito sila pinipon. Yan. So, dito sa aming likuran, yan po. May mga basurahan dito. May mga gabi. Dumadami po sila dito. Ito po talaga ang gusto nilang tirahan. Dati wala po ito. Itong muti ito, nabili namin noong 2007. Nakatira kami dito noong 2003. At nabili namin itong likuran sa aming bahay. At yung sa gilid noong 2007. Kasi isa lang na lote yung nabili namin. So, nung natanim po ako ng gabi dito, yan, ito sa likuran ko. Ito po, biglang nakaroon ito. Itong mga ganitong klaseng snail. Awan ko kung saan galing ito. Baka nga may itlog na nadala doon sa pinagkunan namin ng gabi na itanim. So, marami-rami na po ito ngayon. Marami na rin na napatay namin. Simula na nagtanim ako ng litos, ngayon lang po, di pa matagal na nakapasok sila doon at maraming nakain nila. So, yun nga po. So, ang gawin po nito ay asin lang or init tubig po. So, kapag mayroon kayong init tubig, ilagay po ito sa bowl o batya o planggana o kahit sa lata. Doon sila buhusan po ng mainit na tubig. Parang magtagal yung init tubig, parang doon sila mamatay. Pwede rin po, kapag walang init tubig, yung asin. Lagyan sila ng asin po at talagang mamamatay sila. Hindi na kaya yung alak ng asin. Ito po, panoorin niyo po. Ito ay lagyan ko ng asin. Tingnan niyo po kung ano ang reaksyon nila. So, hindi namin ito pinapatay noon nung wala pa kaming litos. Kasi pinabayaan lang namin. Kasi yung mga gabi, hindi naman talaga nila sinisira. Yung kinakain lang po nila, yung mga patay na dahon. At basta na po yung patay na dahon yung kinakain nila. Hindi nila ginalaw yung mga buhay na dahon. So, hindi na pinabayaan lang namin noon. So, ngayon na mayroon na kaming litos, yun na po. Kapag may nakita kaming ganito, ay pinapatay namin. Initubig po ay binuhusan ng initubig. At kung wala, asin naman po. Ito, asin po ang gamitin natin. Yan, tingnan nyo kung anong reaksyon po nila kapag malagyan ng asin. Yan po. Yan, hindi po silang kasurvive niyang asin. Yan. Naglalaway po sila. So, asin lang po talaga ang katapat niyan. Yan po, mapatay na sila. Yan po. So, marami pa dyan po. So, dyan lang banda yung nakita ko. So, dyan pa sa mga ano dyan. Marami pa dyan. So, kapag makita sila na lumalabas, matimpuhan lang po ay talagang tipunin sila at papatayin. Okay, yan po ang video ko. Paano patayin itong mga snail na ganito.
sa tubig lang po na mainit at asin po ay mamamatay na sila. Maraming salamat sa panood. God bless po. Bye-bye.